dalawang taon lamang itong itatakbo ng aming proyekto. Ang aming proyekto ay tumatakbo na sa loob ng 9 buwan. Isa sa mga naibigay ng proyekto ay yung pag-aaral namin kung paano gumawa ng mga inputs doon sa aming sakahan. Napakaigi ng mga inilalagay namin ngayon dahil ito ay kitang-kita namin ang nagiging epekto sa aming pagsasaka. Nung una ako'y laging masasakte nung nag-chemical pa ako. Ganyan, natuklasan nga yung organic. Sa baba ay kahit anumang oras ako gumamit at saka wala akong kadili-delikadong gumamit man ako, magpasan man ako noon. Napakalaking ginhawa sa katawan ng tao. Nung una, ay paano ka kabaga kay kita ng malaki noon? Ay ikaw nga ay bibili ka ng napaka-pesticide yung napaka-mahal. Ay di, wala ka pang kinikita ay itong organic, malaking minus. Hindi ka gaya nung laso na, delikado pa. Ay, ngayon ay sigurado kong malaking angat ngayon. Nag-umpisa na ang katuparan ng sabi nga ay pangarap lamang. At ito ay dahil nga sa tulong ng DA Bar. Mayroon na silang mga harvest inaani na mga high value crops, no? Meron tayong pipino, meron tayong lettuce, meron tayong repolyo, meron tayong sayote, meron tayong pechay, merong labanos. Marami ang ating inano ngayon. Lahat ng ito ay nagawa ng ating mga kasamang magsasaka sa Bangkong Kahoy Valley sa pamamaraang organiko. Pagkakuha natin sa sakahan ay aking kinain na talagang ako'y makakapag-sabi sa lahat ng nanonood, no, na napakasarap. At ako ay, ang aking pakiramdam ay ako'y safe na safe dun sa aking kinain dahil alam ko na ito ay organically grown. Alam namin na ang isang dahilan kung bakit ang mga magsasaka natin ay hindi kumikita ng maayos ay sa kadahilan ng walang magandang napagdadalhang merkado, no, na babayaran yung kanilang mga produce nang naaayon sa dapat na kabayaran nito. So isa yun, no, sa aming tututukan na magkaroon sila ng permanenteng merkado. Tinulungan namin sila para sila ay makapagrehistro sa Securities and Exchange Commission. Dahil naniniwala kami na pagka ganito na ang kanilang estado, ay magkakaroon sila ng sapat na kakayahan para talaga makipagnegosyo, no? Gusto rin namin sana na yung mga nakapaligid sa Bangkong Kahoy Valley ay makisapi na rin, no? Makisama na rin sa proyekto para mapalawak natin, mapalaganap natin ang organikong pagsasakahan. Sa mga kapwa ko, sabi ko nga ang nagtatanim, utay-utay na rin yung pag-aralan, baguhin ang inyong mga panggamit sa inyong gulay at ng para tayo ay lahat ay guminhawa ang pakiramdam. Nahangad namin na maging ganon. Sa Dolores, Quezon, ang gulay ay walang lason. Ang aming samahan, ito ay tinawag naming BK Forest. Ito ay BK for Bangkong Kahoy, Forest for Farmers and Organization, for Reforestation and Ecosystem Trust. Nakatalaga na kami ang gumawa ng pamamaraan para ang aming lugar na maliit na Bangkong Kahoy ay maprotektahan para maging isa ulit kaming ganap na gubat na makikita ng ating mga susunod pang henerasyon. Ibalik na po ulit natin sa basic. Ang ibig sabihin po natin, gumamit na ulit tayo ng mga organikong mga pamamaraan para po ang ating buhay ay humaba din. Ano po? Ang pamahalang bayan po ng Dolores, dahil sa paniniwalang ito, ay nagdagdag pa sa kanilang 20% development fund para sa development ng organic agriculture. Dahil alam po naman natin, ang mga magsasaka ay isa sa mga hindi gasinong biniyayaan ng maraming puhunan, at kaya nga po tinutulungan ng pamahalaan
sa pag-subsidize po ng ibibili ng magsasaka ng organic fertilizers, ay naniniwala po kami na madadagdagan ang kanilang kita. Ang mga farmers po na gumagamit ng organic pamamaraan ay amin pong itatay up sa Department of Labor and Employment. Isa rin pong ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob po ng puhunan para sa livelihood projects ng mga farmers. At pagka po ganitong mga proyekto na makakatulong para sa health, saka sa environment, ay dinodoble po ng dole ang kanilang mga ibinibigay na benepisyo. Nagpapasalamat nga po kami kay Secretary Pros Alcala na siyang nagsulong ng Organic Act. Kaya po ngayon lumalaganap na sa Pilipinas ang organikong pamamaraan ng pagsasaka.